Ito na, sinasalpak na ni tatay mga panaligan tubo. Santa tama. Oop. Doon tayo, sa pool pa rin. Naku po. Ayun na lang ba? Okay. Kompleto na ang apat na. Good. Mukha na nga ang cake ko. Oh my goodness. Wet floor. You know. Yo, tapos na mga panaligan. Nakikita niyo yung tubo na yan. Good morning everybody. Wow, English. Magandang umaga sa inyo lahat. Palibagong araw, palibagong vlog na naman tayo ngayon. At ngayon ay Monday morning. At ito, itutuloy lang natin yung trabaho natin. Pero hindi papasok si Kadede ngayon at si Kuya Atong. Kasi may pupuntahan sila, no? So tayo lang yung magtutulungan ngayon, si Tatay. At kami nila Rigondox at ni Jerome, mga panalig, no? Para matapos na itong ating deposito. Ang gagawin lang naman doon sa deposito, mga panalig, ay lalagyan ng kasa. Kumbaga yung pinaka sapin, no, para mahulugan na nga o mabuhusan na ng semento yung pinaka magiging sahig niya. Eto, at sabi ni Kuya Alvin mamayang hapon eh darating siya, no, after niya sa trabaho para mapluringan na rin to. Mamaya magpapabili na tayo ng materyales, mga kapanalig, yung inidoro, yung tubo na kukonekta dito sa deposito, pati yung tubig, mga kapanalig, para makaligo na rin tayo dito. Mga kapanalig, gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi talagang pinagtsatsagaan nyo itong kubo, no, kahit medyo matagal matapos pero nandiyan pa kayo. Mga kapanalig, gusto ko sabihin sa inyo na konting paghihintay na lang magagawa na natin yung mga content natin dito, basta matapos lang natin yung bahay nila tatay sa taas. Talagang gusto ko talaga matapos yung mga kapanalig, no. Sabi ko nga para maging komportable sila dun sa bahay nila. Kaya kahit ano eh ginagawa ko, mga kapanalig, para nga mapagawa itong bahay nila tatay. Kaya sa lahat po ng talagang nakatulong, maraming salamat po. At syempre sa lahat ng viewers na kundi dahil sa inyo, mga kapanalig, syempre hindi rin natin magagawa yung mga ganitong bagay. Maraming salamat po. Ito na yung natapos na hagdanan kahapon, mga kapanalig, no, doon sa naterang simento. At tuyo na siya, kaya pwede na siyang hakbangan. May matibay na tayong hagdan. Alright, patigas na siya, mga kapanalig. Unti-untiin lang natin yan hanggang doon sa taas, para talagang safe na bumaba dyan kahit umuulan. Eh hindi na talaga madulas, mga kapanalig, no. Yan, at sumikat na ang araw. Sarap magpa-araw, mga kapanalig. Namiss ko tuloy magpa-araw dun sa tabing dagat, sa Bukana. Nandito na tayo sa taas, mga kapanalig, nila tatay, no. Si tatay pala naghahakot na ng buhangin yun. Ang sipag talaga ni tatay. Kanina pa pala naghahakot. Sinusukat lang ni tatay ngayon, mga kapanalig, kung gano'ng kahabang tubo yung bibili natin para sa tubig. Tara. Ano ba sukat ng isang tubo, tay? 9 feet. 9 feet pa lang sukat ng isang tubo. Kanina pala, mga kapanalig, ang last ng lindol, no? Mga, siguro mga ano yun, alas 5 o 4:30, mga ganun. Ang lakas. Baka mga alas 4 yun. Alas 4, oh, no? Talagang tagal niya, talagang pinapakiramdaman namin, no? At ito na kami ni tatay, pakit kami. Kasi mag-aakot kami ng buhangin. At nakasuot na naman ako ng sauna suit para diretso na tayo ng exercise. Diretso na tayo pagpapawisan. Yeah. Woo. Dito tayo sa taas, hingal na naman. Nakasuot pa tayo ng sauna suit. Mahirap walang suot dito na sauna suit, mga kapanalig, kasi malamig yung lugar, no. Mahirap ang pagpawisan pag hindi ka nagsuot. Pero kung gusto mo talaga pagpawisan kahit walang sauna suit, magbaano ka, magbabataas ka, mga kapanalig, mga 10 beses. Hindi. Kahit mga isang beses lang, paakyat, pagpapawisin ka na. Pagpapawisan na yun. Simulan natin ang umaga ng pagbubuhat ng sako. Ipunin namin yung materyales doon sa baba, mga kapanalig, para pagdating ni Kuya Alvin, kompleto na nga doon. Maghahalo na lang, tapos salpak na lang ng salpak ng mga semento, ano pang mga kailangan. Pawis. Sarap sa pakiramdam. Pawis agad. Yeah. Right, nababa na natin yung isang sako na dala natin kanina. At nabigay na rin natin kay tatay, mga kapanalig, yung pambili ng materyales.
Isasabay na rin yung mga pambili ng ulam mga kapanalig para meron kaming kainin mamaya. Tingnan niyo yung pawis ko. Effective. Woo. Sarap. At si tatay nag-exercise daw. Ano yung gabi mo tuwing umaga? Naalala ko yung ano, yung ates. Nawala na. Nawala na. Naalala bigla ni nanay yung ates na tanim niya doon sa bandang CR. Tatay mo si Jero, ba't inasero na Jero? Naharangan na yung daan dito eh. Tingnan nyo ito mga panalig. Yung galing ni Kuya Alvin, kahapon hindi na siya gumamit ng tanse, no? Pero tingnan nyo yung ibabaw. Pantay na pantay, no? Galing. Agang exercise dyan na. Oh, naka-anim na tayo. Meron na tayo pang isang sakong ano. Bugos isang halo na. Ay. Opo. Yun, alright. Malit lang naman yung flooring ng sa banyo. Concho! Ba't ko pumapayat, Concho? Palit ako sumumpit ka, Rab, ha? Talaga, Concho. Dumadayo ko na sa ibang lugar, ha? Sa Mexico, Concho. Sa Mexico, Concho. Parang matamlay nga kayo si Concho. Dati lagi nakasunod to, eh. Tawag ka, tatay. Time check lang tayo mga kapanalig. 12:31 na. At ayan, dumating na yung inidoro natin dito. At etong ayan yung pinakatubo natin para sa ating banyo mga kapanalig. Dumating na rin itong mga kailangan natin para sa tubig mga kapanalig, no? Yung tubo na tubig nandoon sa taas. So ito na yung mga gripo. Ito yung mga ayan, no? Mga kailanganin natin. Bali ang ating gripo mga kapanalig ay isa, dalawa, tatlo. Isa sa banyo, isa sa lababo, tapos isa dito sa terrace mga kapanalig kung sakaling ano, kakailanganin, no. Ayan si tatay, hinuhukay na yung ating ano, mga kapanalig, yung pagdadaanan ng tubo. Sa inidoro hanggang dito sa deposito. Thank you. Concho. Binubutas na ni tatay ito mga kapanalig, no? At ito bubutasan na rin yan yung gilid nito. Ito mga kapanalig, dahil ito ang ating inidoro dito. Habang ginagawa ni tatay yun mga kapanalig, ako naman tatabunan ko na itong mga gilid ng lupa, no? Yan, para okay na mamaya pagdating ni Kuya Alvin. Ito na, at sinasalpak na ni tatay mga kapanalig ang tubo. Laki niya, no, para sure na walang bara, no, tay. Diyan na gagapang ang ating mga ano, nagiling. Yan. So kulang pa sa hukay mga kapanalig para lumapat doon sa pinakabutas na yan. Tagusan na yan hanggang dito. Sasalpak na lang dyan yung inidoro mga kapanalig pag meron ng flooring. Flooring muna na tayo bago inidoro, no? Oo. Yan. Masyado rin mataas mga kapanalig kaya malamang sisinsil pa tayo dito sa pinakabutas. Laki ng tubo na yun.
Ay, dito sa hukay. Dudukto nga na ni tatay mga kapanalig ng ano tawag dyan tay? 90 degree. So ang purpose niya mga kapanalig para diretso sa baba yung pag-aagos ng dumi o nung tubig na babagsak dito mga kapanalig, no? Kasi pag walang ganyan baka masira yung lupa doon mga kapanalig, no? Sa lakas ng pwersa ng tubig na lalabas yan, tatama doon sa lupa, baka maukit lang yun. Di katulad pag may ganyan, diretso sa baba. Lalagyan na ni tatay ng solvent mga kapanalig para talagang dikit na dikit. Tapang na amoy. Oh yeah, pampadulas. Susubukan lang ni tatay mga kapanalig kung saan tatama yung tubig, no? Yan, bubusin niya ng tubig doon. Tignan natin kung saan tatama. Oh. Sa ibaba. Pwede na. Testing ulit, testing. Nag-adjust tayo eh. Saan tatama? Oh. Doon tayo, sa pool pa rin. Sa pool pa rin, pag sobrang lakas ng tubig. Ba't nakalakari? Yan, adjust. Yan. Testing again. Tignan natin. Adjust natin. Dapat kasi doon na tama yung tubig. Baka malaglag ka. Testing ko sana. Sabi mo, testing. Ayan na. Testing ulit. Pwede na tayo sa gilid. Pwede na yan. Oo, doon sa pinakakanto. Siya, kapit naman lagi doon sa gilid. Dapat dito na. Alright, goods na. Nagkasundo na mga kapanalig kung saan lalaglag yung tubig. At eto, tatabunan ni tatay para mag-fix na itong ating tubo sa banyo at sa deposito. Eto mga kapanalig, bali sinisinsil lang ni tatay yun, no? Bali ayun yung pag-aanuhan natin. Paglalagyan ng pinaka-sahig, no tay? Pinaka-kahoy. Kahoy ba kawayan? Kawayan natin. Kawayan, ayan. Yan isasalpak yan. Pag nasalpakan na yung kawayan na pa ganyan, lalagyan naman ng pinakasapin na yerba tay. Sasag na lang. Tapos saka ibababa itong bakal na to. Yun. Para matibay. Natapos na sinsilin ni tatay yung gilid mga kapanalig, no, dito sa likod at dun sa unahan. At eto na, mag-ready na si tatay ng pangsalpak na kawayan. Yun na, dali. Sinusuot lang ni tatay mga kapanalig, no? Kasi kukuha kami ng kawayan doon sa baba. Sinusukat niya na para pagkuha namin, lalagariin na. Sasalpak na lang doon. Let's go! Nadulas ako dito kanina. Yun na naman! Pwede tayo sa baba. Kukuha na tayo ng kawayan. Kaso parang medyo paleng, no? Okay lang po pala yan. Hindi pwede. Let's go. Bababa na naman tayo sa kawayanan. Ilang piraso po yan, tay? Tatlong piraso. Thank you.
Nakadalawa na tayo mga kapatalig. Isa na lang ang kukunin. Tapos lalarga na tayo. Para may kabit na natin yan doon sa pinakasahig ng deposit mga kapatalig. Okay, nakakuha na tayo mga kapatalig at babalik tayo. Let's go. Tara na. Lakad. Sakto kaya? Wow, sakto. Ay, hindi. Medyo tatapyasan lang. Merong buo. Bawas. Okay, kompleto na ang apat na pamorma mga kapatalig. At lalatagan na lang ni tatay ng sasag. Tapos lalagyan ng bakal and then semento na mga kapanalig. ¼ ang sukat mga kapanalig. So, dapat yung sasag nilalagay natin dyan, 1/4 rin ang sukat. Let's go. Wow! Sipag mo naman, Papa. Rigon. Nilalagyan na ni tatay ng sahig mga kapanalig yung sasag. Itong sasag na to, ito yung galing doon sa bahay sa taas, yung pinakadingding nila dati. Tibay na yan tayo, no? Hindi nalulundo sa semento yan, no? May bubong, no? Pwede na tumira doon sa ano, sa baba. Pwede na tatay na tayo, no? Pwede na. May bubong na yun. Konting panahon na lang mga kapanalig, matatakpan na natin yan at makapag-CR na tayo dun. Ito na nga mga kapanalig, natakpan na natin yung ating deposito. At ayan, mamaya maghahalo na kami, hintayin lang namin si Kuya Alvin para madiretso na namin ang trabaho ngayong araw na ito. Ang sabi niya, dadating siya ng mga alas 4, 4:30 daw yung out niya. So mga 5 siguro dito na yung mga kapanalig mo. Lalagyan lang ni tatay na sako mga kapanalig, no, para pag linagyan natin ng semento, hindi tatagas yung pinakata sa ilalim mga kapanalig. Pwede na pa lang ano dyan, matulog, may latag na. Yan, bali 6 na sako ang magagamit. Kabilaan. No tay, 6 na sako. Oras na ng pagkikilo. Papalingan ng tatay ang mga panalig niya. Dito na yan ilalatag. You know? Yan, para matibay na matibay. Nice one. Kailangan talaga mga kapanalig merong suporta ng bakal, no? Kasi itong ating pinaka-deposito ay pwede nating tambayan yan. Pag may maraming tumungtong dyan, pag walang bakal yan, baka mamaya dumiretso sa baba, no? Tay, lumundo. Baka mamaya maligo sa tachi. Kaya dapat talagang solid na solid yung paglagay ng bakal dyan, mga kapanalig. Sarap ng tulog niya, no? Concho! Mukhang pagod ka, Concho, ah. Wow! May abs! Laka naman ang abs mo, pare. Anong lakas na bakat na bakat ang abs mo? Uy, sili, kinain! Ngayayain mo nga. Ninunok mo? Abdi sa puwet yan. Tubuhan mo kasi sasama yung simento. At pumapatak na ang ulan mga kapanalig. Huwag naman sana tumuloy dahil tayo magpa-flooring pa. Oops. Yes! Ako nga na. Baka ako lumugso din. Pa, ako. Lakas na.
Okay! At ayan na nga mga kapanalig, tapos na ni Tatay lagyan ng bakal ito, no? Hintay lang natin si Kuya Alvin para may tuloy yung pag-a-flooring dito sa ating tawag ito, banyo mga kapanalig. Ah, mukhang dadagdagan pa ni Tatay, kulang pa tayo. Madalang pa, kailangan talaga maraming bakal para matibay. Uy, sumasamaan pa naon mga kapanalig. Kailangan na natin isilong ang ating magic brief na natuyo kanina. Ah, hindi pa pala tuyo. Pero pwede na. Bango, may safeguard. Eto na si Kuya Alvin mga kapanalig. Alright, let's go! Meron na. Wala katandaan dyan. Oh, yeah. Ano, malayo? Parang tubo. So na, susukatan na natin ang ating inidoro mga kapanalig. Kopya. Yan ang ating magic inidoro. Katorse ang sukat ng ating bowl. Disisyete naman yung pag-anurn. Nasa una, pwede yun, no? Alright. Pwede, no? Pwede. Tara. Woo! Na, sa 6 person na si Tatay at si Kuya Alvin, mga kapanalig, at tayo ay maghahalo mamaya. Ang lapad. Gilid-gilid mo. Yan, iagot-agot mo dyan. Ayan lapad. Yung sa papagayan, sinukat mo. Oh. Nasakat mo. Oh, tama na, oh. Oh. Na yun. Hindi pa. Naknako po. Oy. Ayan na naman. Lord. Oy. Ang makisama po. Dito sa ano, lakas na ulan dyan sa ano. Walakas na? Oh, okay. Kaya no. Ang laki. Ha. Mag-prepare na ng halaw. Okay, ilang sakot ay? Kalate. Kalating. Buwanga, tatlong kalate supot. Ang kalate supot lang. Ay, ano? Tinang ka rin yung ito? Hindi. Eto na naman tayo mga kapanalig. Nagbabadya na naman ang malakas na ulan. Kahit tatlong yung matapos ngayon mga kapanalig, no, yung flooring dito sa banyo, okay na. Eto bukas na lang. Kaso nga lang, ayan, palakas na ng palakas. My goodness. Alright, maghahakot na kami. Maghahalo na mga panalig para matapos ito. Ila kuya, apat. Ano ba kayo? Apat. Go!
panayot lang. An arm? Hmm. Butas yan, tingin mo. Nalibukadahan mo yan ako niya. Ayan o, butas o. Ale. Oh, bilis! Bilihan. Alata mo lang. Nalibukada mo ako niya. Wow, parang cake. Wow, red ribbon. Wow, gold deluxe. Wow, chocolate. Wow, Contis. No, look it. Pwede na, pwede na. Okay, kain naman na. Nice. Opo, hinagod. Mukha lang ang cake ko. Ba? Mukha sobra sa tubig na yan. Ano? Ano sobra sa? Ano yung nagagawa ng bibingka? Bibingka ba yan? Oo. Opo, cake na cake na. Okay, alo. Lagi mo pangalan. Happy birthday, Rigondox. Oh. Ito na, sinisimula na mga kapanalig. Bali nakabit na yung tubo, medyo madilim nga lang. Bubuhusan na yan. Ito na yung pinakatubo natin mga kapanalig. Ang ating inidoro, no. Ilang buhangin yan? Apat? Apat. Magawal lima ah. Mato. Ano? Ayos na yun? At ayan na nga, tuluyan ang bumuhos ang ulan mga kapanalig. Talagang hindi natin mayayari ngayong araw na to. Bukas na lang pag pumasok sila kadede, no? At ito lang matatapos natin ngayon. Itong flooring ng ating CR. Tuyo na rin yung flooring na to mga kapanalig, no? Kasi nga dinali na ni Kuya Alvin kahapon. Pwede na natin tungtungan. So dito yung pinaka-inidoro natin. Yan. Kagabi kasi hindi ko na masyadong mapakita kasi madilim. At bukas na yung bibili ng mga materyales mga kapanalig na kulang dito sa yero natin, no? Tsaka dito sa pinto. Nag-ready kami ng simento dahil bubuksan na namin yung deposito mga kapanalig. Naayos na ni tatay. Nalagyan na ng bakal at nasapina na rin. Kaya ito, maghahalo na kami. Dalawang sako na yung hinalo namin mga kapanalig para isang pagsaka na lang, no. Kasi pag isa-isa, pag nauubos, maghahalo na naman, matagal na naman. Kakain na naman ng oras. So ito, dalawang ano na to, dalawang halo. Kaya tuloy-tuloy na ang trabaho mga kapanalig. Ang laki ng tiyang ko ngayon, ha. May dala pala si Jerome kanina mga kapanalig na isda, no. Galing sa Pukot, kaya ang sarap ng pagkain namin kanina. Ang ginawa, sinabawan, linagyan ng kamyas, no, pampaasim, tapos... Ano ba bahalo nun? Kamatis. Kamatis mga kapanalig, kaya sarap. Meron din siyang dalang bidbid. So yung bidbid na yun gagawin namin Shanghai mamaya mga kapanalig. May kinilaw din pala. Alam na. Thank you.
Oh my goodness. Wet floor. Sako. Oh. Meron tayong sobrang semento mga kapanalig. So alam na kung saan natin ilalagay, no? Siyempre sa hagdan. At silipin natin yung tapos na trabaho dito. Hindi ko nasilip kanina kasi ako yung naghalo eh. Kaya ngayon lang tayo makakapunta. You know? Yo, tapos na mga kapanalig. Nakikita yung tubo na yan. Ayan yung sisinghuti natin pag ano. Pag wala tayong magawa. Diyan tayo sisinghot. Ay, sa wakas, meron na rin takip ang ating deposito mga kapanalig. Ayan. Pag natuyo yan, ito na lang intindihin natin. So, ang gagawin pinto dito, yung kahoy niya, yung ano na lang, paluchina, no, tay? Oh. Kahit good lumber. Tapos yung pinakatakip niya, mga kapanalig, liso na lang din. Ayan. Tapos, ito, papalitadahan yan. And then, okay na. Diba? Lugin banyo natin, no? Sarap, ano? Makakagulong-gulong ka pa dyan, no? Maluwag. Pwede makakaligo ka ng matiwasay. At ito yung bintana natin. Ayan. So, sabi ni Kuya Alvin, ano na lang daw yan, tatapyasin na lang dito ng grinder pag natapos. Para okay na. At ayan, nakita nyo naman. Grabe yung pawis ko. Magpupunas muna tayo, pero napakasarap pagpawisan mga kapanalig, no? Para bumalik yung mga muscles ko. Fake news pala ako kanina mga kapanalig, hindi pala ilalagay sa hagdan yan, no? Babali dito na lang daw para hindi masyado magputek. Kasi pag galing kami doon, maputek mga kapanalig. Diretso agad kami tapak doon sa may ano, loob ng kubo. Hindi ka tulad pag may ganyan. Diyan muna, ano tayo na? Yan. Yeah. Akala ko mga kapanalig, tumutubo na yung labong dito. Ano, hindi pa pala. Yan, no? Sanga lang pala to. Ito maliliit na to. Tsaka may tumubo rin dito head and shoulder, oh. Kali na to. Saan lagay dito? Ito, tumutubo na yung mga ano niya, mga tawag dito, sanga. Yan, pag natuyo to mga kapanalig, papatagin na namin yung ano, yung pinakalupa. Yung matataas na part doon, ibababa namin dito. Hindi raw kasi pwedeng ano yun eh. Hindi pwedeng tabunan ng lupa to mga kapanalig doon kasi baka raw pag nadagdagan ng bigat, elumundo. Eto papaya na to mga kapanalig, hindi natin papatanggal yan kay tatay. Yan o, para pag magtitinola tayo, meron tayong kukuhanin na ano dyan, na papaya. Mag-aalaga din tayo ng manok. Yung mga native na manok, no, kukuha tayo kay Kuya Alvin or kay Ma Cesar mga kapanalig. Doon tayo gagawa ng kulungan sa baba. Bala ko rin mag-alaga dito ng ano, lovebirds mga kapanalig, no. At hintayin nyo pa kung ano pa yung mga iba-iba nating aalagaan dito sa kubo. Eto, nagawa na ni tatay ng baitang dito, no. At meron tira dito, malamang ilalagay ni tatay doon sa hagdan kasi nilinis niya yun, eh. Para yung baitang natin, puro simento na. Wow, ayan na. Nadagdagan na ng isang hakbang mga kapanalig. Hanggang makarating doon sa highway. Unti-unti lang natin yan. Handa na. Yeah! Kita ba? Mm-hmm. Yun. Sa pa. Subukan ko kaya mukha na preyo. Wag na. Hindi ababakat doon. Okay na yung kamay natin. Tapos sulatan natin ng Louis TV tapos kapanalig. Sulat tayo din eh. Di kaya magmukhang ano to pre? Magmukhang ano? Tawag doon? Nicho? Louis TV kapanalig. Hindi naman no. Louie, di pantay yung TV dito. Oh. Pwede na, di ba? Louie TV. Dahil hindi pantay, may malaking space dun. Dito kulang, lagyan natin ng smiley. Smiley. And then smile. Ayan. Mukha naman bang smiley?
Louie TV. Tito Kapanalig. Paano ba 'yon? Oh. Louie TV Kapanalig. Wow! Meron tayong kinilaw dito mga kapanalig, ito ang ikita natin. Titikman muna natin na rare. Merong tawag dito para sibuyas at kamyas na paborito natin. Uy! At dilis. Ano, kulang sa sili? Ang anghang. Kulang sa sili pa. Okay. Mga hang na pare. Usapan pala kung mag-inilaw, no? Apa, siyempre eh. Lalo na kung may rino yun. Wow! Lalo na yung pre kung may rino. Ay, itlog na pula. Nasaan yung rino? Hindi, pwede itlog na pula. Pwede pang hihabol mamaya pag akyat namin. Kasi mamimili kami sa ano. Mamaya habang natin. Yun, no? Nilagyan ni tatay ng design. Para hindi makadulas. Yun. Support ako dyan. Yes! Alright. Ngayon, lilipat lang natin yung mga semento nila tatay dito sa loob ng bahay mga kapalalig kasi kahapon nga umulan at baka maulit-ulit yung ulan, mabasa na. Yeah, lilipat natin, excuse me. Tapos na kami sa mission mga kapalalig. Paawis ka na naman na ipasok na namin yung semento. Kasi dumidilim na naman, no? Ang oras natin ngayon ay 2:29 pa lang mga kapalalig pero yung tingnan nyo yung langit, makulimlim. Oh, panguulan na naman. Uy, basa pala. Muntik na tayo matrap. Nako, ayan ang ulan. Isilong na dapat isilong. Isilong natin itong ano, yung ginawa kong baso at tray. Kailangan pala namin takloban. Yung binuhusan, ano yung tataklob namin dyan. Ay, yung yero. Hugutin natin yung yero dun, oh. Ano naman to? Ituyo na to eh. Uy! Anong ginawa mo? Tutulo din din tubig dyan. Ito na. Natakpan na namin mga kapalalig. Safe na siya. Hindi na tayo dapat mag-alala. Simulan na.